What's up mga kadito? Nagbabalik naman ang inyo. Ito Jade. Kumusta kayo? Sana okay lang kayo. So, panibagong gawa ng video, itong video na to, hindi to usual na ginagawa natin about sa pag-comment kung sa mga nangyayari sa paligid. So, sana okay kayo at stay home pa rin at maintain natin ng physical distancing. So, wala mo ng event-event. Wala mo na lahat. Halos wala. So, keep safe. So, ngayon, umalma ako guys. So, ngayon, umalma ako mga katito. Kasi, tattoo artist din ako. Pag-usapan natin ngayon is about dito. Nag-trending siya nung mga nakarang araw sa social media. Siguro dahil nag-trending pa din siya nung mga nakaraan pa. About dun. Ito yata yung may kahiwalayan, di ba? Ayan, yan siya. Unahin muna natin to. Marami kasi nagsasabi sa comment section na pangit yung tattoo, bakit yan yung pinalagay. Siguro naman, nag-usap na sila na tattoo artist kung ba't yan ang gusto niyang ipalagay. Kung bakit yan ang gusto niyang ipatato. Diba? So, wala na tayo doon. Tsaka, isa pa, sariling katawan niya yan eh. Eh, nung pagkakaalam ko, I'm not sure, or correct me if I'm wrong, yung tattoo niya is Studio Ghibli. Anime, parang ganun. Ayan, tignan natin. Parang may apoy, parang may cancer, yung crab, tapos merong maskara, merong may nakabalun, hanap, parang ito, ito yan. Ayan yung pinatato niya. So ngayon, sa comment section kasi nun guys, so ngayon sa comment section kasi nun mga katito, ang daming masasamang sinabi. Hindi sa pinatatanggol ko yung tao, wala naman ako dun eh. So, ganun. Paano natin masasabing hindi maganda? Diba? Una sa lahat, pinaghirapan na tattoo artist na gawin yan. So, wala kayo karapatan na husgahan, na i-bash. Kasi ang lubos na maapektuhan doon, hindi yung tao, kundi yung tattoo artist. Sabi nila, nakuha daw si sticker ng ano? Ano yung bubblegum? No? Kasi yung iba sa atin, ang alam lang, pag anime, One Piece, Sakuragi, ganyan, etc. etc. Spider. Yokai. Yung Studio Ghibli, alam ko anime yun eh, pero hindi ko pa siya try panoorin. So, kadalasan kasi, yung matitinong tao sa atin, yung humuhusgay. No? Ganto na lang guys. Ganto na lang mga katito. Isipin nyo. Kung yung taong yan, kung yung babaeng yan, hindi pa sila naghiwalay nung una niyang karelasyon, siguro malamang magko-comment. Ang angas naman ng tattoo niyan. Ang cute naman ng mga tattoo mo. Ang ganda naman ng mga tattoo niya. Ganda, ganyan sa comment section. So dahil may nangyaring hindi nga maganda nung mga nakaraan na hindi naman sa chismoso tayo, nababasa kasi natin sa social media, dumadaan sila eh. Nandun nga siya sa isang rapper na ipagsama. Tapos meron pa sa comment section na influensya daw na gano'n kasi yung rapper naman diba, daming tattoo. So, wala tayong choice dun kasi katawan niya yan. And isa pa, respeto dun sa tattoo artist nga nung tingnan natin yung tattoo niya sa likod. Yung ganyan dragon kasi madalas tinatawag na oriental sa Japanese. Normal naman na magpatattoo ng puro outline lang. Wala namang masama na tattoo ng puro outline. Tingnan natin to. Ayan. Tingnan nyo yan. Diba? Outline din yan. Diba? Outline din yan. Dahil siya yung may tattoo, nababa siya. Paano kung ibang artist na nagpatattoo niya? Diba? Ano kaya sasabihin na sa comment section, no?
Palibasa kasi sa ating mga Pilipino, kahit anong gawin natin, meron talagang meron talaga siyang masasabi. Yan. Yan yung tattoo niya. Wala nang masama dyan sa tattoo na yan eh. Actually, tawag dyan mga patches. Madalas kasi yung ginagamit sa mga, lalo na pag American traditional. Diba? Tulad nito. Yan. Alam ko, sa Maroon 5 na vocalist, meron din yan. O, diba? Yan. Maraming may ganyan mga tattoo eh. Yung mga patches ka kung tawagin. At yung mga design na yan is tulad nito. Ayan, papakita ko pa. Ayan pa. Diba? Ayan sila lahat. Yung mga design na yan. So ako sa inyo, educate nyo muna yung sarili nyo about sa tattoo. Kung wala kang tsaka bakit madalas din na pag-initan ng kapwa Pilipino? Madalas pag-initan ng mga Pilipino yung kapwa Pilipino. Ba't kaya ganun? Ginigit ako sa inyo! So, wala naman ako ibang masabi kasi as a tattoo artist nga, nagtatanggol ko lang din yung side ng tattoo artist dito. At yung side doon nagpa-tattoo. Hindi sa pinagtatanggol ko talaga sila. Hindi sa pinagtatanggol ko lang sila. Ini-explain ko lang yung about sa tattoo na hindi siya pangit. Cute siya. So, uhayaan nyo na yung tao. No? So, I hope na naintindihan ng lahat, na-educate ng lahat. So, mga katito, until next vlog, shout out sa Philippine Alliance of Inkers, dati kong grupo, kay Sir Randall Bonaventura, kay Mark Gino Adiban, shout out sa iyo, shout out sa ibang pain members na first batch, second batch na naabutan ko, kasi ako dati first batch ako, nawala lang ako sa grupo, pero shout out pa rin sa inyo Sir Randy, shout out sa malupit na shout out para kay Sir Randy at sa buong pain. And I hope guys na nagustuhan nyo yung usapan natin ito. And sana patuloy nyo akong supportahan. And like nyo na din yung video na to. Share nyo na din. And patuloy kayong mag-subscribe sa channel natin. And hit the notification bell. And para ano, yung mga nakarating video, lalo na sa Honda Click. Para makakabigay na tayo ng Honda Click. Yun. Hindi ko iniisip yung ano, yung kikitain natin dito. Ang atin lang is maibalik natin sa inyo yung dapat na maibalik sa inyo. So shout out sa lahat ng tattoo artist sa Pilipinas, sa lahat ng tattoo artist group. So hanggang dito na lang, and this is your Tito Jade. Agi.